dito sa party mo, ba't hindi mo pa umpisa ng salita? I want you to be my wife. Gusto mong mangyari, i-devote ko lahat ng oras ko sa'yo. Lahat ng ginagawa ko, baliwalain ko na lang. At mong maghapon at magdamag, iyoko, ganon? Ba't hindi mo subukan maging masaya din dahil sa akin? Mahal na mahal kita! Mahal na mahal kita at mamamatay ako pag nawala ka para bukas na rin kang mata natin dalawa, dalawa na tayo makain. Chuta mo dati yung pupunta kayo pa kulon. Eh, kasama naman si Manu eh. Tatlong araw yun, tatlong gabi. Ano ba problema mo? Ano problema? Ako walang problema. Ikaw may problema dahil hindi ka sasama. Ayoko nang ma-in-love kasi alam ko na kung ano kakambal nun eh. Sakit. Mahal kita. Love you too. Hi. Na-in-love na ba kayo? Hoy, masarap na in-love. Kung pwede lang sasabihin ko sa inyo, lumabas kayo, maghanap kayo ng mamahalin. Pero it doesn't work that way. Alam niyo, pag-ibig, pusang dumarating yan. Hindi na kailangan hinahanap-hanap pa. Darating at darating yan. Pero medyo may katagalan. Alam niyo, ang storya ng buhay ko started this way. Pumunta ako ng bangko para mag-deposit, para mag-open ako ng account. Doon ko nakilala si Marian, isang bank teller. Ako agad. Ganun kabilis. Kung gaano ko katagal hinintay, ganun kabilis ang pagdating. Tamang-tama naman, wala na sila ng boyfriend niya. So ayun, halos araw-araw nagkikita kami. Hindi nyo na itatanong, writer ako. Alam nyo, kahit isa lang na isulat ko, masterpiece naman. Inspired eh. According to researches, ang period of romance will last for about 90 days. Pagkatapos nun, may mga limitations, mayroong mga problema-problema. Pero 90 days is about 3 months. Kaya nga binilang ko yung pagkakilala namin ni Marian eh. Yung bang 3 months ba kami magkasama mula nung una ko siya nakilala o 3 months nung nag-live-in na kami. Pero so far, masaya naman kami, emotionally, intellectually, financially, at physically. Until... Let's be right. Ba't nagsisigarilyo ka na naman? Hindi ako makapagsulat. Hindi ako nagsisigarilyo eh. Sabi ko, huwag ka na magsigarilyo. Ha? Di ba na yung tungo na yan? Kailan mo bumalik uli yan? Nakapagluto na ako. Baka gusto mo kumain na. Sa-shower muna.
Art? Art? Ang dami yung mesa. Hey, kumain ka muna. Gutom na gutom na ako eh. Naantok na ako eh. Hey, kumain ka muna. Tara, samahan mo na ako. Walang gana. Hira to. Pinagluto pa naman kita oh. Tara na, sabay na tayo. Eh, kasi pagod na, pagod na. Hmm? Pagod na ako eh. Hira to. Sarap-sarap pa naman yung niluto ko para sa'yo. Tara na! Hindi ka pa naliligo, ano? Hmm? Sabi ko, hindi ka pa naliligo. Ay, paano naman? Sinumpisa ako na pagka-type ko sa labas eh. Amaya na lang. Tara, kain tayo. Ay, ba't di ka mag-hotbat? Amaya na lang. Pagkakain, hotbat tayong dalawa. Uy. Ikaw na lang. Pagod na ako ngayong araw na to eh. Payday ngayon. Dami-dami tao sa bangko. Di bali na lang. Di na lang ako kakain. Sakit ba ulo mo? Sinungsahe? Kung tutulog mo. Marian? Tulog ka na? Ang bilis naman. Dati-rati. Hindi siya napapagod. Dati, hindi naman siya nawawala ng ganang kumain. Lalo na kapag ako nagluluto. Eh, hindi naman ibig sabihin nun, mamamatay na yung pag-ibig nyo sa isa't isa, hindi ba? Eh, kumbaga, parang practical lang, ganun. Yung sa totoo lang, hindi ba? Dahil sa umpisa naman talaga ng mga ganyan, kinakailangan eh. Babalansihin mo muna, yung tipong ganun. Aalamin mo muna kung anong nararamdaman ng bawat isa. Tsaka, pag tagal-tagal, kinakailangan syempre yung tipong nagkakaalaman na kayo. Alam nyo na kung anong nararamdaman ng isa, pag ganito ginawa ng isa, yung tipong ganun. Kaya pagka sinabi ko naman na pagod ako, eh pagod naman ako talaga, galing ako sa trabaho eh. Kaya pagod ako. Eh siya nga eh. Sabi niya, hindi na daw siya magsisigarilyo. Eh, pero ano ngayon? Mas malakas pa sa pugon kaysa magsigarilyo. Eh, tipong ganun. Tapos mangangatwiran pa, sasabihin sa'yo na, eh, kasi natitensa ko eh. Kaya ganun eh. Tsaka, kailangan ko yun sa pagsusulat ko. Yung ganun. Ang hirap naman kasi sa kanya eh. Masyado siyang ilusyonado. Ang dami niyang ilusyon. Afternoon na. Mm-hmm. O, akala ko nga hindi ka na magigising eh. Aalis na ako eh. Oh. Bakit? May seminar kami ngayong 1 o'clock. Hmm? Ba't di mo ako ginising? Ano hindi kita ginising? Eh, ginigising kita, ayaw mo magising. Oh. Ano ba? Anong gagawin ko? Eh, dati-dati naman eh. Nagigising ka naman. Pag alis ko, saka ka uli matutulog. Eh, dati yon. O anyway, mamaya, pagkatapos ng seminar, doon ako tutuloy sa mami at doon ako magdi-dinner. Ha? Hindi na naman tayo magkikita. Eh, lagi kang tulog eh. Eh, sige. Mamayang gabi, pwede tayong malis. Kain tayo sa labas. Pagkatapos ng trabaho mo. Bench, by that time, pagod na ako. Ikaw, hindi. Kasi maghapon ka naman tulog eh. Ang bira eh, magdamag naman ako nagtatype eh. O yun nga, kaya nga hindi nga tayo magkikita. Dahil sa gabi, gising ka, sa araw, tulog ka. Ang bira, mag-uumpisa na naman tayo. O kung gusto mong kumain, yung lunch, nandun na sa lamesa. Mm-hmm. Yung breakfast, kung gusto mong mag-breakfast, nandun sa loob ng refrigerator. Maliwanag, aalis na ako. Teka muna, bakit ba lagi kang naka-shades? Ha?
Wala eh, siyempre. Ayoko masyadong maliwanag eh. Pag maliwanag, nasisilaw ako. Mas mabuti na yung nakashades ako, at least yung mga gusto kong kulay, yun lang nakikita ko. Mabuti pa doon, hindi masakit sa mata, hindi masakit sa puso. Aalis na ako. Ayan! Oh, nag-ano na ako ha? Nagligpit ako. Oh. Kaya sana, huwag kang magkakalat kasi mahirap magligpit. Goodbye. Ayan! Oh, alis na ako. Bye-bye. Mamadali ako eh. Bayanin mo laman lang goodbye kiss. Eh, paano naman yung si Marian? Eh, gusto niya hindi ako nagyoyosi. At saka sana, nakapag-toothbrush na ako at kung maaari nakapaligo na ako. Kung walang ganon, walang kiss, walang embrace. Tama ba naman yun? Si Rag, alam mo yung editor namin, tuwang-tuwa sa ginawa kong script. Oo, ano ba? Hindi mo tatanong kung tugol saan? Ikaw naman nagmawa, sigurado maganda yun, di ba? Tungkol sa ating dalawa, love story. Oo. Kaya nga muna, kailan ka ba huli nagbasa ng mga sinulat ko? Ha? Kasi alam mo, Bench, busy ako ngayon eh. Ang dami ko kasing trabaho. Tsaka di ba sinabi ko naman sa'yo, nagpalipat ako sa international department para makapag-overtime ako. Dahil, diba, sabi ko sa'yo, gusto kong bumili ng kotse. Mabuti na lang, wala akong hilig sa kotse. Teka nga muna, meron akong Xerox copy nung ano, nung ginawa kong script. Gusto mong basahin? Sige, titignan ko. Pag gusto mo naman, ikikwento ko sa'yo. Bench, impressed na ako sa'yo eh, diba? Eh, ano pa? Sabi nga muna, hindi naman ako nagpapa-impress sa'yo eh. Ang gusto ko lang, yung mga ginagawa ko, binabasa mo rin. Eh, lahat yung para sa'yo eh. Di ba sabi mo, natutuwa na yung editor mo? Ba't kailangan pati ako matuwa, napaka-ego tripper mo naman? Eh, wala naman akong pakalam doon sa mga editor namin. Tsaka yung mga nagbabasa ng mga script ko, ang mahalaga, binabasa mo dahil para nga sa'yo yun. Oo. Oh. Ano to? Ginagawa na nga kita eh. Ikaw pang may reklamo. Ano lang. Eh, ang totoo nun, talagang galit na kami sa isa't isa nun. Kaya lang, sinabi niya yon kaya ganun. Eh, kailangan pa bang ganun? Bihira naman. Kung minsan naman eh, binabasa ko naman yung mga creations niya. Pero hindi na naman siguro kailangan palagi. Dapat ba kailangan lagi? Eh, hindi ko na sinasabi sa kanya yon, yung ganon. Eh, alangan naman kasing sabihin ko pa sa kanya na, "Hoy, Benji, ang ganda-ganda naman ng sulat mo. Naku, in love na in love ako. Kinikilig pa nga ako." Eh, Diyos ko naman eh, matagal na yun eh. Dati ko na naman ginagawa yun. Tama na yung mga ganon. Eh, ang totoo nga niyan, pagka may nanlait sa mga sinusulat niya, syempre magagalit ako, makikipag-away ako. Pero kailangan ko pa bang sabihin yun? Bench? Di pa ako yung nangaltok eh. Hindi naman katulog, gusto ko sana magbasa. Yung ano, yung sinasabi mong story mo, yung story ng ating dalawa, pwede ko bang basahin? Di bali na lang. Bago yung pampampaantok yung kwento ko.
Oh, sige. Pasensya ka na doon sa nangyari kanina, ha? Kasi, ano eh, dami akong problema eh. Sa trabaho, tapos sumulat pa yung mami ko. Sumasakit na nga ulo ko sa kakaisip eh. Tulong yan sa sakit ng ulo mo. Wag na lang. Marian, ano ba problema mo? Madami. Ba't hindi mo sabihin sa akin? Huwag na lang. Ano ko ba? Bakit hindi mo i-share sa akin yung problema mo? Huwag na, kaya ko naman eh. Alam ko, kaya mo. Eh baka makatulong naman ako eh. Kaya ko naman nga eh. Nandun na ako, kaya mo. Make me feel important. Baka kasakasakaling makatulong ako sa'yo. Kaya ko nga eh. Nga, alam ko kayang-kaya mo. Baka nga sakasakaling makatulong ako na alam kong ikaw lang makakasolve ng mga problema mo. But make me feel important, please. Yung mga problema mo, baka sakasakaling makapasok ako at makatulong sa'yo. Naintindihan mo ba? Alam mo kasi, ayoko naman problemahin mo pa yung hindi mo problema. Sayang naman yung oras mo, di ba? Magagamit mo pa yung utak mo sa pag-iisip sa trabaho, kesa yung nakikialam ka sa problema ng may problema. Eh, ayaw mo ba nun? Yung problema mo, problema ko rin. Yung problema ko naman, i-share ko sa'yo. Para may problema rin tayong dalo. Makinig ka naman. Naantok na ako. Marian. Tulog na tayo. Yung problema mo, isali mo naman ako para makatulong ako. Ang kulit-kulit ko na. Marian. Tulog na tayo. Inaantok na ako. Akala ko ba gusto mong basahin yung kwento ko? Sakala lang. Marian. Alam mo, mahal kita. Mahal na mahal kita. Pero hindi ko alam kung anong papel ko sa buhay mo ngayon. Kung ka-share kita sa buhay. Kung ka-share na lang kita sa bahay. Malabo pa ba naman yun? Eh, syempre naman, mahal ko rin siya. Tsaka yung tipong gusto ko, lagi kaming magkasama. Laging nandyan siya sa tabi ko. Eh, pero kinakailangan pa ba namang ulit-ulitin yun? Diba? Dapat alam na niya yun. Alam nyo, ang love, dapat ine-express. Both verbally and physically. And not assume. Ano ba naman yung sabihin niyang, "Hoy, I love you." Di ba nakakataba ng puso yun? Baya di siyempre sasabihin ko rin, "Hoy, mahal na mahal din kita." Pero ang problema nito, in love, there's no room for expectations. Yung bang kusang ibinibigay, kusang ginagawa, baya hindi na hinihintay, lalong hindi pinipilit. Saan? Sa Bacolod. Sa Bacolod? Oo, sa Makalawan ng alis namin. Siguro mga 3 days kami doon. Ba't kayo pupunta sa Bacolod? Sino-sino ba kayo doon? Teka muna, sandali lang. Isa-isa lang ang tanong. Ano? Sabi ko, bakit kayo pupunta ng Bacolod?
Ang bangko namin magbubukas ng branch sa Bacolod. Ngayon, natural kailangan magsa-seminar, di ba? Oh. Isa ako sa napili. Oh. Na ipadala doon. Ayun. Ngayon, sino-sino kayong pupunta sa Bacolod? Kami, ng mga office mates ko. Oo nga, sino-sino nga kayo? Bakit ba? Anong bakit? Nagtatanong ako eh. O kami, si Malu, tsaka si Arman, at tsaka ako, kami mga napili. Arman? Oo. Yung shota mo dati? O, ano ngayon? Ano ngayon? Yung shota mo dati yun, pupunta kayo Bacolod? Kasama naman si Malu eh. Tatlong araw yun, tatlong gabi. Ano ba problema mo? Ano problema? Ako walang problema. Ikaw may problema dahil hindi ka sasama. Hindi naman ako nagpapaalam sa'yo eh. Pinaaalam ko lang sa'yo na mawawala ako ng tatlong araw. Eh, akala nyo ba, napigilan ko siya. Alam nyo yung si Mary Ann, yan ang tinatawag na replika ng batong buhay. Ganong katigas. Ganong kamanhid. Pero ganon talaga ang relasyon eh. Kailangan meron isang matyaga at handang umunawa. Yung bang kahit masama na ang loob mo eh, magtatakip ka na lang ng unan sa muka. Pero ano ba naman yun? Ang hinihingi ko lang naman yung tapikin ako. Ibang sabihin, sorry. Ayun, okay lang. Sorry lang, okay na sa akin. Ang hinahanap ko lang naman talaga yung assurance. Sabihin niya, Benji, kahit sinong Herodes pa ang harap sa akin, wala akong pakialam. Dahil ikaw lang ang mahal ko. Oh, yun lang naman ang hinihingi ko eh. Mahirap pa ba yun? Halika dito. Ano? Halika dito. Bakit? Sabing halika dito eh. Bench, kung mag-uumpisa ka na naman, pag-usapan natin tungkol sa mga selos mo, pagod ako ngayon, galing ako sa biyahe, tatlong araw ko nawala, pwede ba saka na lang tayo mag-usap? Please, pwede bang lumapit ka dito? Please? Hawakan mo ang balikat ko. Ano? Tapikin mo ako. Ano ba nangyayari sa'yo? Basta. Tapikin mo ako. Bakit nga? Basta, please. Oh. Marian, pinapatawad na kita. Tinatanggap ko na apology mo. Alam ko naman kasali sa trabaho yan eh. Kahit kasama siya, okay lang. Anyway, alam ko naman, ako lang mahal mo, di ba? Di ba? Sabihin mo mahal mo ako. Thank you.
Sabihin mo ako lang ang mahal mo. Ikaw lang mahal ko. Kumain ka na ba? Pinagluto na kita. Really sorry for what I did last night. I walked away from you. And all I can feel inside was you holding on to me. Appointment. Saan ka galing? Wala na. Ah, ganun na tayong dalawa ngayon. Ha? Wala na sabihan kung saan tayo pupunta. Pupunta ka kung saan mo gusto. Ako rin pupunta kung saan ko gusto. Ganun ang gusto mo. Fine. Anong gusto mo? Magmukmuk ako dito habang nag-overtime ka para makabili ka ng bagong kotse mo? Eh, di magsulat ka. Paano ako magsusulat? Wala akong inspirasyon. Ang arte mo naman. Bah, akala mo kasi madaling magsulat eh, no? Saan kukunin yan? Kasalanan ko pa ngayon. Ang pagkawala ng idea ng utak mo, ganun ba? Ay, naku, Miriam. Sana masasabi ko sa sarili ko yan. Hinintay lang naman kita para i-share sana sa'yo yung kasiyahan ko. Dahil nandyan sa garahe, kung nakita mo sana yung kotse na pinaghirapan ko. Eh, kaso wala ka. Eh, yun nga eh! Kita mo, paano naman ako kung akong ang masaya? Paano naman yung kaligayahan ko na hindi ko may share sa'yo? Masama nito, ni willingness, wala ka. Eh, isa lang naman ang tinanong ko sa'yo. Saan ka galing? Ang dami mo nang sinagot. Kung ayaw mo akong sagutin ng matino, wag na lang. Andiyan, maglakad-lakad. Naghahanap ng bagong inspirasyon na hindi ko nakikita sa pamamahay mo. Ano yung sinasabi mo kanina? Na kaya ka umalis dahil naghahanap ka ng inspirasyon dahil hindi mo na makita yung inspirasyon na yon dito sa loob ng bahay. Kung paano ko sinabi yun, yun ang ibig sabihin nun. Ah, ganon.
Parang harap-harapan mo na rin sinasabi sa akin na hinahanap mo na muna ako ng kapalit. Bakit? Nandito ka ba pag kailangan kita? Ha? Physically siguro nandito ka pero hanggang doon na lang yun eh. Oy, anong gusto mong gawin ko? Eh ba't hindi pa tayo magkaliwanagan ngayon? Ano-ano ba mga expectations mo sa akin? Wala! Wala naman ako ina-expect sa'yo eh! Dahil ikaw, dapat kung anong dapat mong gawin para sa akin, ginagawa mo na kung talaga mahal mo ako. Oy, pwede ba wala ka namang ginagawang script ngayon eh? Nag-aaway na tayo ng totoo kaya huwag ka nang umarte. Ano gusto mong mangyari? Anong gusto mong mangyari? Gusto ko lang sana... Gusto... Bigyan mo naman ako ng importansya. Importansya? Ah, gusto mong mangyari, i-devote ko lahat ng oras ko sa'yo. Lahat ng ginagawa ko, baliwalain ko na lang. At buong maghapon at magdamag, iyoko, ganon? Hindi naman sa ganon. Kaya lang, elevate mo naman yung pangalan ko. Nasa ilalim ng priorities mo eh! Alam mo, nasa gitna ka, wala ka sa ilalim. Nasa gitna, naintindihan mo? Noon yun. Nung ang parents mo, yung magulang mo, at ang trabaho mo lang ang priorities mo, yun ang naging problema natin. Pero ngayon, may kotse ka pa. Nasa ibabaw ng pangalan ko. Sigurang buhay. Alam mo ba? Isa ka pa sa mga problema ko. Hindi na kita kilala eh. Tigas-tigas mo na, alam ba yun? Ang dami natin mga problema. Tinatago mo na lang. Ikaw na lang, sinusolo mo na lang. Ano pa papel ko sa buhay mo? Tigas. Pati mukha mo, tigas-tigas na. Ah, ganon. Eh, ikaw! Ha? Ba't hindi mo tanggalin yung shade sa mukha mo? Ha? Nang makita mo yung totoong kulay ng mundo. Kailan ko ba kailangan sabihin sa'yo na ay, hindi tayo pwede mabuhay na nagmamahalan lang tayo? Hindi pwede yun. At hindi tayo pwedeng laging magkayakap at nagbubulungan na mahal kita. Mahal na mahal kita at mamamatay ako pag nawala ka para bukas tirik ang mata nating dalawa dahil wala tayong makain. Ikaw kaya mag-suit ng shades ko? Ha? Marian, ba't hindi mo subukan maging masaya din dahil sa akin? Dahil ako. Masaya-masaya ako nang dahil sa'yo. Dahil mahal kita. Eh, mahal naman kita eh. Kaya lang kung minsan kailangan iset aside natin yung mga damdamin natin dahil meron pa tayong buhay na dapat buhayin. Meron pa tayong mga tao at saka mundo na dapat harapin. Alam mo, Marian, ikaw ang mundo ko. Ikaw ang buhay ko. Ikaw lang ang gusto kong harapin. Benji, meron ka rin trabahong hinaharap. Ano sinasabi mo? Alam mo, Marian? Yung mga ginagawa ko para sa'yo. Lahat naman to para sa'yo. Akala ba para sa akin to?
Ang hirap nga. Ikaw nga may problema dyan eh. Pag marami ka nang ginagawa, andun ako sa isang sulok. Para akong alikabok. Eh, ganun naman kasi talaga naman dapat eh. Eh, ba't ba kailangan ako ang gawin ng sentro ng buhay mo? Sana kitang intindihin. Kaya lang masyado mong tinatapakan yung damdamin ko eh. Ba't ganun? Ako nasa ilalim ng listahan ng priorities mo. Pero ikaw, lagi ka nasa taas ng priorities ko. Hindi ko na rin alam kung paano kay papaliwanag sa'yo na talagang ganito ang buhay. Sana naman naintindihan mo na mawala naman yung sobrang kaartehan sa katawan mo. Oo, ngayon. Anong gusto mong gawin ko? Wala. Wala. Wala para pagkatapos, ako sisihin mo. Ako maging dahilan ng lahat. Ano lang ang gagawa? Anong gagawin mo? Mabuti pa yung nililigawan pa lang kita eh. Tayong dalawa lang. Ikaw ako. Wala nang iba. Sarap sana magkwento kaya lang. Baka wala ka ng panahon eh. Wala ka na yatang oras eh. Alam mo, gusto ko sana yung saving relationship kaya lang. Tigas mo na eh. Mabuti pa siguro. Hindi lang kita mamahalin. Let's just be friends. Alam ko, aabot tayo sa punto na to eh. Pero okay lang. Hindi ako nasasaktan. Kasi nangyari na to sa akin noon eh. Noon. Tanga pa ako. Meron akong minahan. Mahal na mahal. Tapos, biglang lumamig. Sabi niya, hindi daw kami bagay. Sabi niya, siguro makakahanap siya ng iba. Nababagay sa kanya. Ako rin makakahanap ng isang tao na babagay sa akin. Namamahalin ako. Ako lang. Pero may makikita pa ba akong ganun ngayon sa panahon na to? Okay. Kaya ko naman to eh. Sanay na ako dito.
Alam mo, tinuruan ko na rin yung sarili ko para maging matigas dahil ayoko nang masaktan. Ayoko nang ma-in-love kasi alam ko na kung anong kakambal nun eh. Sakit. Diba, ganun naman pag na-in-love ka. Lagi ka nasasaktan. Pero sinubukan ko pa rin sa'yo. Kaya lang, wala din. Mali pa rin ako. Hindi naman dapat nangyaring ganito eh. Ah, talaga. Kung hindi tayo na-in-love. Kaya siguro tama yung sinasabi mo. Let's just be friends. Nakatanggi kasi mukhang galit na si Kulokoy eh. Tsaka mukhang desidido na siya. Kaya ganun na lang ang ginawa namin. Ako, lumipat ako ng ibang kwarto tapos siya, naiwan siya sa kwarto namin. Dahil yun nga, ayoko namang magkahiwalay kami, hindi ba? Tapos sabi pa, ako daw, pwede na daw ako magpaligaw. At siya naman, pwede na siyang manligaw. Sakit yun, di ba? Walang buhay ang buhay kung walang minamahal. Parang walang meaning ang existence ko as a person. Para bang walang kabuhay-buhay ang mundo. Walang kulay. Kaya lang, ayoko manligaw. Baka magpaligaw din sa iba si Mary Ann. Sino magluluto? O kanya-kanya na lang tayo? Di, ako na. Para na mawala tayong pinagsamahan. Yung breakfast mo nasa loob ng refrigerator, tapos yung lunch nasa ibabaw ng lamesa. Salamat. Oh, okay lang yan. Para na mawala tayong pinagsamahan. Ba't gising ka na? Wala, hindi ako nakatulog. Paano? Wala naman akong naisulat kagabi. Mamaya kasi ano eh, maaga ako uuwi dahil hindi ako mag-overtime. Kaya, kung gusto mo, sumay tayo mag-dinner. Kung gusto mo. Sige. Sige. Alis na ako. Bye-bye. Ingat ha. Go then. Ingat ka. From you.
inside? Was you holding on to me? Nakakamiss din pala ang kaartihan ni Benji. Kaya nga masarap ang pagmamahal dahil maraming arte. Kung hindi ba ako sensitive, mamahalin ko ba siya ng ganito katindi? Ngayon ko lang napansin ang pagmamahal niya. Siguro nga dapat ako umagsuot ng shades. Para hindi kung ano-anong hinahanap ko. Dahil nasa tabi ko lang pala siya. Bakit kasi nalalaman mo lang na mahal mong isang tao pag nakikita mong mawawala na siya sa'yo, no? Ah, hindi ah. Ipapalik ko yun. Hindi ako papayag ah. Kung wala pa siya sa'kin, naku, hindi. Sumigaw ka pa. Panaginip lang pala eh. Sana binulong mo na lang. Napasigaw ako. Ano na lang mapapatay niyan, Ibis? Tsaka hindi na bali mawala yung kotse. Huwag ka lang. Sabi ka ba ito? Amen. Good night.
Papasukin ko na kaya? Hindi, hindi. Siya ang umalis. Siya ang dapat bumalik. Ako ang lalaki. Kung siya ang umalis, siya ang dapat bumalik. Tama ba yun? Tama nga yun. Ba't ba? Teka nga muna. Parang pwedeng lusutan. Dahil akong writer, pwede kong balibalik ta rin. Sasabihin ko, Marian, magbago ka na. Unang-una, dapat hindi ka umalis. Kung sino may kasalanan, dapat siyang umalis. Kaya, dapat ako ang aalis. Pangalawa, nagmamahalan tayo? Hindi. Hindi maganda. Mahaba-haba. Marian? Marian? Ano ba gagawin ko sa'yo? Bakit mo ako iniwanan? Hindi ko na kaya. Hindi ko kayo mag-isa, Marian. Ano kaya pinakamabuting gawin? Benji, kayang-kaya mo yan. Dahil writer ka, pasukin mo si Marian sa kwarto niya. Tapos sabihin mo, Marian, alam ko nagkasala ako sa'yo. Gusto ko lang malaman mo na nagkamali ako at mahal na mahal kita. Kailangan pa bang magsalita ako at sabihin ko sa iyo yun? Ha? Marian? Mahal na mahal kita. Bagay kaya yun? Marian, kailangan pasukin na kita dahil hindi ko na matiis. Bench. Kasi di ba mahilig kang magkape pag ano, pag nagta-type ka? Eh nagkape kasi ako kaya dinala kita ng kape. Gusto mo? Sige, ligay mo sa table ko. Sa kape. Marian. Salamat ulit. Ano ka ba? Alam mo, ako yung babae. Ako yung babae. Ako yung pumasok dito sa kwarto mo. Ba't hindi mo pa umpisahan yung salita? Ano sasabihin ko? Ano sasabihin mo?
paano? Ah, gusto mo ituro ko sa'yo kung paano? Ha? Oh. O, di sabihin mo. Mary Ann, can we be more than friends? Ano? Sabihin mo sa akin yun. Eh, paano kung hindi ko nararamdaman? Marian, hindi mo kayang pilitin ang bang gusto mo sabihin. Eh, hindi ko naman nararamdaman eh. Marian, isa lang ang gusto ko malaman mo. Mahal kita. Yun yun. Kung pwede lang, sana, can we be more than just lovers? I want you to be my wife. Will you marry me? Diyan nagtatapos ang aming love story dahil mag-asawa na kami. Siyempre, hindi natin maiwasan. Merong mga konting misunderstandings, may mga konting tampuhan. Pero siyempre, ang mabuti dyan, alam namin na kami para sa isa't isa dahil siya'y asawa ko na at meron pa akong best friend. At hindi mangyayari to kung hindi dahil sa akin. Dahil sa akin. Hindi sana kami magkakatuluyan kung hindi dahil sa akin. Yung sa akin! Sa akin. Paano naging dahil sa'yo? Dahil sa akin. Dahil akong unang gumawa ng paraan eh. Dahil akong unang pumasok sa kwarto mo, eh, di ba? Teka. Nauna akong pumasok sa kwarto mo. Kaya lang wala ka doon. Ngayon, nakita kitang may hawak-hawak ang kape, dinadala mo sa kwarto ko. Ano? Oo. Eh, ba't hindi mo sinabi sa akin agad? Tapos ang arte-arte mo, salamat sa kape ha. Ang arte mo. Hindi ako umaarte noon. Kita mo, kung hindi ako nagtapat, sa'yo, siguro anong mangyayari sa ating dalawa? Dahil mas mahal kita. Hoy, ako ang gumawa ng paraan. Ako ang unang pumasok sa kwarto mo, kaya mas mahal kita. Teka muna. Ako ang unang pumasok sa kwarto mo, kaya lang wala ka doon sa kwarto mo. Hindi mo nga naintindihan eh. Ako ang unang naggawa ng desisyon. Dahil bumaba ako sa kusina, nagtimpla ako ng kape para ibigay sa'yo. Una pa akong pumasok sa kwarto mo, kaya ako ang may nagagawa ng lahat. Hindi. Ako! Mas mahal kita eh! Hindi, ako nga eh! Ay, pambira! Sigurado kang nauna ka? Ano ba gusto mo? Square o ano? Boxing? Teka muna, ano ba talaga dito? Ano ba? Hindi, ako nga! Ako na lagi mo lang ako hinahaway ah! Hindi! Sinasabi ako na! Ako na! Nagtitipain na lang talaga ako! Ako! Ay! Hindi mo kaya! Hindi! Ano? Ako o ikaw? Dito mo ikaw eh. Ako mo ikaw. Where can we run when you see there's half a chance that we thank you.